Suportado ng mga Dabawenyo ang pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte bilang bise presidente. Yan at iba pa sa balitang hatid ni RJ Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pamamagitan ng kanyang authorized representative na si Roger Baay at attorney Reynold Monsayak, nag-file na ng Certificate of Substitution noong Sabado ng hapon si Davao City Mayor Sara Duterte bilang kapalit na ng withdraw ng vice presidential aspirant na si Lyle Uy ng Lakas CMD. I am here to answer your call. I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics, and this will not matter in the years to come. Suportado naman ng mga Dabawenyo ang desisyon ng alkalde. Ngayon, gid siya, mudagan og vice. Kaya siya may ato ang yung gusto gid sa Davao. Kabubuton jud sa higayon nga hatagan siya chance sa mga presidente, may unta. Pag mahinaot ko nga, siya yun. Gusto man po mo, kuanto nga si BBM, di, unahon lang sa siya nga, si Inday Sara, kuan lang usa, bias lang usa, kay para pagkahuman, siya man gyapon na yung mahimo sa... Suportado ni mo? Oo, oh, suportado yun na ako. Noong Sabado din ng hapon, nag-withdraw ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo si Senator Bato de la Rosa bilang pagsunod sa desisyon ng partido. Umatras din sa kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng PDP laban si Senator Bongo at nag-substitute sa pagkapangulo sa political party na Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Nang tanungin siya sa Go Duterte tandem. Sa ngayon po ang masasagot ko is yung go muna. Antayin muna natin ang desisyon ng ating mahal na Pangulong Duterte. Sang-ayon din ang ilang Dabawenyo sa pagtakbo ni Senator Go sa pagkapangulo. Tabalo naman sila sa unsay kuan nila, buhaton sa ato ang kuan, panggoberno. Kay kuan man siya, kanang na naman sila ay kuan, eksperyensyado naman sila. Ayon sa political analyst na si Professor Ramon Bileno, inaasahan na ang mga pagbabago kapag nag-substitute si Mayor Sara sa national position. Ang nangyari nga, itong si Mayor Inday tumakbo for Vice President. So medyo head-on collision siya with Senator Bongo. So ginawa na lang ng PDP laban siguro, no? Para din ano, respeto din kay Mayor Inday. Eh mag-slide up na lang siya, no? to the President, no? Para hindi sila magbanggaan ni Mayor Inday. Isinantabi naman ni Professor Bileno ang mga sinasabi ng iba na isang political strategy ang ginawang substitution ni Mayor Sara. Bakit pa kailangan ni Mayor Inday ng political strategy na on the first hand, isa naman talaga yung leading sa survey? Ganitong mga political strategies na sinasabi nila, yung mga delayed na pag-submit o itong substitution, ginagamit lang yan doon ng mga candidate na as not as popular as those who are the front runners, di ba? Aasahan pa raw ang mga pagbabago hanggang sa huling oras ng filing ng substitution mamayang alas 5 ng hapon. Presidential aspirants Lenny Robredo at Manny Pacquiao bumisita sa Cebu City para sa iba't ibang pagpupulong. Naunang dumating si Vice President Robredo sa Cebu City noong Biyernes para sa kanyang dalawang araw na pagbisita kung saan nakapulong niya ang iba't ibang grupo. Kasama sa kanyang pinulong ang mga piling pinuno ng Sangguniang Kabataan at mga abogado sa lungsod. Naging abala din si Senator Manny Pacquiao sa Cebu City nitong weekend. Dumalo siya sa First United MP Promdi Visayas Mindanao Convention noong Sabado at nagipagpulong sa mga kinatawa ng iba't ibang sektor kahapon. Nagkita naman ang dalawang presidential aspirants sa kasal ng anak ni Cebu Second District Representative Rodrigo Abellanosa sa Cebu City noong Sabado. Sa pagpunta ng presidential at vice presidential aspirant na sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III sa San Fernando City, Pampanga, nagbigay sila ng reaksyon sa nangyaring substitution ng ilang aspirants. Kung ikaw decidido ka, prepared ka, mag-file ka na. Pero yung hindi ka lang nag-iisip, nagpre-prepare ka, o kaya ikaw ngay hindi ka naman nakahanda, di ba? Iba naman yon, o kaya nautusan lang. Di ba? Hindi siguro kaaya-aya yon. Ayon kay Lacson, dapat isabatas ang proseso ng substitution ng aspirants para hindi umano abusuhin ng ilang partido. Kasi sa ngayon, changeable eh. Kung ano maisipan ng COMELEC, siguro kung ano yung sa tingin nila yun ang attune sa times, papalit-palit lang. Wala kasing batas na sumasaklaw. Kaya mas maganda isabatas na natin. Samantala, isang araw pagkatapos magretiro ni dating PNP Chief at Police General Guillermo Eleazar,
Formal na siyang nanumpa sa ilalim ng Partido Reforma kasama ang ilang local aspirants sa San Fernando City, Pampanga. Nakatakdang palitan ni Eleazar ang radio man na si Paolo Capino sa darating na eleksyon. Pero itong araw na ito ay nandito para mag-take out. And tomorrow, the last day, so kung titingnan nga po natin, eh baka po ito talaga ang palad ko na mag-retire November 13 at yung last day ng session ay akin pong i-avail sa tulong ng ating Panginoong May Kapal. Ako si R. Jill Relator para sa GMA Regional TV.